Oras, 4:05 ng umaga. Umaga na! Bango na! Narito na ang mga todo-todong pagbabalita. Todo-todong pagseserbisyo publiko. Balita! Mga ulat na masusing kinalap ng mga DWIZ Patrol Reporter, Provincial Correspondent at Metro Patrol Volunteer. Sigurado at nangungusap ng mga balitang sinulat ng mga dekalibreng DWIZ News Writers. Balita! Todo lakas! Napapakinggan sa buong bansa at sa buong mundo gamit ang makabagong radyo. Balita! Todo lakas! Mula sa DWIZ News Center Manila. Narito ang mga maghahatid na mga balitang todo lakas. Balita! Todo lakas! Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw Pilipinas. Araw po ngayon ng Tuesday, August 16, 2022. At kami po ang inyong magiging tagapagbalita hanggang alas 5 ng umaga. Ako po si Jelly Mendez. At ako naman si Haya Ludivico. Dakuha na natin ang headlines sa balitang todong lakas. Balita, todong lakas. Bawas singil sa presyo ng produktong petrolyo, aarangkada na ngayong araw. Mga bakunang nasayang laban sa COVID-19 umabot na sa mahigit 20 milyon. Pamahalaan, hindi na muna bibili ng bakuna hanggang sa katapusan ng taon. Siyam na pong porsyento ng pampublikong paaralan lalahok sa face-to-face classes sa Agosto 22. Mga hindi bakunadong guro papayagang magturo sa pagbabalik na klase. ₱20 million na halaga ng illegal na droga na asamsam ng mga otoridad sa Quezon City. At sa foreign news, bilang ng mga nasawi sa malawakang pagbaha sa Pakistan, pumalo na sa 196. Sa sports news, Creamline Cools Mushers wagi sa 2022 PVL Invitational Conference Championship laban sa King Whale Taipei. At sa balitang showbiz, Donalyn Bartolome muling binash ng netizen dahil sa kanyang Kanto-themed birthday party. Balita! Muli, magandang umaga, Pilipinas! Alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw. Inaasahan pa rin ang pinagsamang epekto ng low pressure area o LPA at southwest monsoon o hanging habagat sa malaking bahagi ng Luzon, maliban na lamang sa bahagi ng Bicol Region na inaasahan namang makakaranas ng maulap na kalangitan hanggang sa mainit at maalinsangang panahon. Ayon kay PAGASA Senior Weather Specialist Chris Perez, may chance pa rin ng isolated rain showers ang Bicol Region, dulot ng localized thunderstorms lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Makakaranas naman ng mainit at maalinsangang panahon ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, pero may chance ng mga isolated thunderstorms lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Wala namang nakataas na gale warning ang PAGASA, kaya't malaya pa rin makakapalaot ang mga kababayan nating mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay maglalaro sa 25 hanggang 30 degrees Celsius, habang sisikat naman ang haring araw mamayang 5:42 ng umaga at lulubog ito mamayang 6:18 ng hapon. Samantala, niyanig ng magnitude 5.5 na lindol ang Davao del Sur alas 4:23 kahapon ng hapon. Ayon sa FIVOX, natunto ng pagyanig sa layong 12 kilometers kanlurang bahagi ng munisipalidad ng Magsaysay ng nabanggit na lalawigan. May lalim ang lindol na 24 kilometers at tectonic ang origin o pinagmulan nito. Naitala ang intensity 5 sa Kidapawan City, Davao City, Tupi at Polomolok, South Cotabato at Malungon, Sarangani. Intensity 4 sa Santa Cruz, Bansalandigo City at Matanao sa Davao del Sur, Coronadal City.
Tampaca, Norola at Bangga sa South Cotabato, Alabel, Sarangani, Lutayan, Colombio, President Quirino, Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat, Tulunan at Emlang Cotabato. Nagkaroon naman ng instrumental Intensity 5 sa Kidapawan City, Cotabato at Tupi, South Cotabato. Intensity 4 sa Davao City, Davao del Sur, Alabel, Sarangani, Coronadal City, General Santos City, South Cotabato at Colombio, Sultan Kudarat. Samantala, niyanig din ng magnitude 4 na lindol ang Davao del Sur alas 7:47 kagabi. Ayon sa VVOX, namataan ang pagyanig sa layong 3 kilometers hilagang bahagi ng Matanao, Davao del Sur. May lalim ang lindol na 36 kilometers at tectonic ang pinagmula ng pagyanig. Naitala ang instrumental intensity 2 sa Kidapawan City, Cotabato, Tupi, Coronadal City, South Cotabato, habang intensity 1 sa Kiamba at Alabel, Sarangani, General Santos City, South Cotabato, Colombio at Sultan Kudarat. Samantala, nakapagdala din ng magnitude 4.5 na lindol sa Ilocos Norte alas 4:19 kahapon. Natuntun ang lindol sa layong 10 kilometers sa munisipalidad ng Karasi ng nabanggit na lalawigan. Ayon sa VVOX, may lalim ang lindol na 87 kilometers at tectonic ang pinagmulan nito. Ay, ito, magandang balita, partner nako. Sa ikapitong sunod na linggo, muling nagpatupad ng tapyas presyo sa mga kanilang mga produkto o produkto ng langis. At epektibo alas 12:01 kaninang hating gabi nang ilarga ng Caltex ang buwenamanong tapyas 10 sentimos na tapyas sa kada litro ng gasolina, piso at 5 sentimos sa diesel habang 45 sentimos naman sa kerosene o gaas. Mamayang alas 6, ipapatupad naman o arangkada ang kalintulad na price rollback ng Shell, Petron, Flying V, Phoenix Petroleum, Unioil, PTT Philippines, Sea Oil at Petrogas. Alas 8 naman, mamayaring umaga, ipatutupad ng Clean Fuel ang kanilang bawas presyo maliban na lang sa kerosene. Ang panibagong price adjustment ay epekto ng nagpapatuloy na banta ng economic recession sa demand outlook sa oil industry, bunsod yan ng tumataas na interest rates sa ibayong dagat. Sa iba pa nating mga balita, itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si dating Agriculture Secretary Domingo Panganiban bilang Undersecretary ng Department of Agriculture. Sa isang Facebook post, inihayag ni Pangulong Marcos na siyang kalihim ng DA na naganap ang oath-taking noong Biyernes, Agosto 12. Nagsilbi si Panganiban bilang Agriculture Secretary sa termino ni na dating Pangulong Joseph Estrada at Gloria Macapagal Arroyo. Sa ilalim ng termino ni Panganiban, ipinagpatuloy nito ang implementasyon ng Agriculture and Fisheries Modernization Act bilang comprehensive framework at platform para sa rural development ng gobyerno sa kanyang panunungkulan noong Enero 2001. Sa kanya namang ikalawang termino, i-develop ang kabuang 203,000 hectares ng idle lands at lumikha ng 313,000 jobs sa ilalim ng Goal 1 at 10 outstanding markets na tinukoy sa Goal 2. Pinanawagan ng militanteng grupong Kilusang Magbubukid ng Pilipinas o KMP sa House Briefing hinggil sa sugar scandal na buwagin ang kanilang tinaguriang sugar mafia sa gobyerno. Ayon kay dating Agrarian Reform Secretary Rafael Mariano, dapat isipin ng mga mambabatas at opisyal ng gobyerno ang kapakanan at kalagayan ng mga magsasaka at manggagawa sa sugar industry maging ang mga consumer. Inihayagan ni Mariano, chairman ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, nasa 700,000 farm workers sa mga azucarera at 24,000 workers sa mga sugar mill ang apektado ng matagal na krisis sa asukal. Ipinaka-apektado niya ng kawalan ng trabaho at kabuhayan dahil sa seasonal dead season
sa pagitan niya ng pagtatanim at pag-aani o tiempo muertos ang mga manggagawa sa Negros Provinces na pangunahing sugar producer. At ang magugunitang tinutulan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang planong pag-angkat ng 300,000 metric tons ng asukal. Sa oras na 4:16 ng umaga, magbabalik po ang balita ang todong lakas. Balita, 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 todong lakas. Sa oras na 4:19 ng umaga, nagbabalik po ang balita ang todong lakas at kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Jelly Mendez. At ako naman si Haya Ludivico. Balita, balita, todong lakas. Sa iba pa nating mga balita, nadagdagan pa ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa, makaraang makapagtala ng 28,008 new cases mula August 8 hanggang 14. Batay sa weekly case bulletin ng Department of Health, ang nasabing bilang ay 3% mataas kumpara sa 27,331 cases simula August 1 hanggang 7. Nasa 4,001 na ang daily coverage average cases sa kasalukuyang linggo kumpara sa 3,904 noong nakaraang linggo. Umabot din sa 229 ang nadagdag sa death toll habang 822 ang severe at critical cases. Samantala, sumampa na sa 72,107,090 individuals o 92.33% ng target na populasyon ng gobyerno ang fully vaccinated na laban sa COVID-19. Kaugnay niyan partner, eto sumampa na sa halos 4,000 ang average na new daily COVID-19 cases sa bansa. Ayon kay Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, mula August 3 hanggang August 9, aabot na sa 3,993 ang COVID-19 cases o mataas ng 12% kumpara yan sa average noong nakaraang linggo. Indikasyon anya ito na halos na doble ang 7-day moving average kumpara sa 2,258 cases per day noong buwan ng Hulyo. Sa kabila nito, nilinaw ni Vergere na nasa low risk pa rin sa COVID-19 ang Pilipinas. Samantala, mahigit 20.6 million COVID-19 vaccine doses na sa Pilipinas ang nasasayang. Ito ang kinumpirma ng Department of Health sa pagdinig ng Senate Committee on Health and Demography. Ayon kay Health Undersecretary Carol Tanyo, pinakamarami o 40% ng mga nasabing bakuna ay binili ng private sector, 22% ang binili ng mga local government habang 6% ay donasyon. Nilinaw naman ni DOH Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere na wala namang nag-expire sa 134 million vaccine doses na binili ng national government. Ayon kay Vergere, nakapagtala sila ng 8.42% ng COVID-19 vaccine wastage hanggang noong August 12. Ilan-anyan sa mga rason ng pagkasayang ng bakuna ay inabutan ng expiration, operations related tulad ng pagbubukas ng bakuna pero hindi agad na ituturok, spillage o pagkatapon at nabasag na vials. May mga nasayang din dahil sa naturang disasters to natural disasters tulad ng bagyong Odette, sunog at lindol maging sa temperature controls at discoloration ng vials. Kaugnay naman din yan, partner. Nako, eto, hindi mo nabibili na ang mga bakuna laban sa COVID-19 ang pamahalaan hanggang sa katapusan ng taon. Kasunod ito ng 8.42% wastage rate o mahigit 20 milyong doses ng bakuna na nagkakalaga ng 10.33 billion pesos o sa halagang 500 pesos kada bakuna ang nasayang sa iba't ibang kadahilanan. Ayon kay Department of Health o DOH OIC Undersecretary Maria Rosario Vergere, iniiwasan ng kanilang ahensya ang pagsasayang ng mga bakuna. Batay sa tansya ng DOH, kakasya na ang mga natitira pang bakuna
hanggang sa katapusan ng Disyembre, gayon din sa pagpasok ng 2023 para sa natitira pang bakuna mula sa 245 million doses na binili ng gobyerno at pribadong sektor. Naniniwala si Vergere na sapat pa ang mga bakuna dahil ang mga na-expire na COVID-19 vaccines ay handang palitan ng COVAX facility kung saan nakikipag-ugnayan na ang ahensya para iakma ang schedule ng delivery ng mga vaccine sa gitna ng nagpapatuloy na bakunahan sa bansa. Sinabi ni Vergere na kanilang itataas sa 50% mula sa dating 20% ang eligible population na tatanggap ng COVID-19 booster shot. Gumagawa na ng paraan ng Department of Health para mapataas at mapalakas ang pagbabakuna sa bansa. Tiniyak ni DOH Officer in Charge Undersecretary Maria Rosario Vergere na mas paiigtingin ng kanilang ahensya ang mga hakbang para maabot ang target na bilang ng mga bakunado bago ang 100th araw sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Vergere, mas nagkakaroon ng interes ang publiko kapag inilalapit nila sa mga lugar na madalas puntahan ng tao ang pagbabakuna. Dahil dito, tumataas ang bilang ng mga nababakunahan kung saan target ng DOH ang 50% para sa unang booster shot o katumbas ng nasa 23 million Filipinos. Sinabi ni Vergere na sa ngayon, nakapagtayo na ang kanilang ahensya ng 18,000 vaccination sites sa buong bansa, kabilang na ang palengke, malls, health centers at iba't ibang ahensya ng gobyerno na makakatulong sa pagpapataas ng antas sa vaccination program ng pamahalaan. Ugnay pa niyan ito. Sa iba naman na mga balita, partner, ito pumalo na sa mahigit 100,000 ang mga kaso ng dengue na naitala sa bansa ngayong taon. Ayon sa Department of Health o DOH, umabot na sa 102,619 ang kabuuang bilang ng naturang sakit sa bansa. Mula lamang yan sa Enero 1 hanggang Hulyo 30. Mababatid na 44,361 lamang ang mga naitalang kaso ng dengue sa kaparehong buwan noong 2021. Samantala, nauuna sa bilang ng kaso ang Central Luzon na mayroon ng 18,664. Sinundan niya ng Central Visayas na may 10,034 at Metro Manila na mayroon ng mga 8,870 recorded dengue cases. Sa iba pang mga balita, dumami ang mga public school sa bansa na magsasagawa ng face-to-face classes simula sa Lunes, Agosto 22. Inihayag ng Department of Education na 90% na ng mga pampublikong paaralan ang handa para sa face-to-face classes ngayong taon kumpara sa 76% na nagkasa ng in-person classes. Ayon kay DepEd Undersecretary Epimaco Dinsing III, karamihan sa mga pribadong paaralan ay magpapatupad pa rin ng blended learning hanggang Oktubre 31. Sa pagbubukas ng klase sa Lunes, may opsyon anya ang mga eskwelahan na magsagawa ng remote classes, blended learning mode o in-person classes. Gayunman, lahat ng pampubliko at pribadong paaralan ay kailangang magsagawa ng in-person classes pagsapit ng Nobyembre alinsunod sa DepEd Order 34. Pinapayagan na ng Department of Education o DepEd ang mga unvaccinated teachers na magturo pagbabalik o sa pagbabalik yan ng face-to-face classes sa Agosto 22. Ayon kay DepEd Undersecretary Attorney Rev. C. Escobedo, nasa 37,000 guro ang hindi pa nababakunahan kontra COVID-19. Sa nasabing bilang, 20,000 ang inaasahang makakatanggap ng bakuna habang 17,000 naman ang hindi pa. At samantala, sinabi ni Escobedo na sa naturang polisiya ay kailangan ng mga hindi pa bakunadong guro na sumunod sa minimum public health protocols tulad ng pagsusuot ng face mask. Sa oras na 4:27 ng umaga, magbabalik po ang balita ang todong lakas. Balita, todong lakas. Sa oras na 4:34 ng umaga, nagbabalik po ang BTL dito pa rin sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ 882. At kami pong inyong tagapagbalita.
Ako po si Jelly Mendez. At ako naman si Haya Ludivico. At syempre, partner, saan pa nga ba tayo maaaring bisitahin ang ating mga viewers at listeners? At syempre, para sa karagdagan pa nating mga balita, huwag niyo pong kalilimutang bisitahin ang aming website na www.dwiz82am.com at sundan ang aming Twitter account at Facebook page na DWIZ882. Ayan, at syempre, napapanood din po kami via test broadcast sa Digital Free TV channel IZTV. At available rin po kami sa digital TV devices at TV receivers. Scan lamang po ang inyong digital TVs at digital channel boxes upang mapanood ang IZTV. At syempre, sabayan din tayo na pakikinggan sa lahat ng Aliw Broadcasting Corporation, provincial radio station nationwide, kabilang na dyan ang DWIZ 94.3 FM Palawan, DWIZ 89.3 FM Dagupan, ang 92.3 Home Radio Legazpi, 95.1 Home Radio Naga, nandyan din ang 98.3 Home Radio Jensan, 93.5 Home Radio Cagayan de Oro, andyan din ang 89.5 Home Radio Iloilo, at syempre ang 98.7 Home Radio Davao. Ayan, if... Samantala, partner, batiin na natin ang ating mga supporters. Ay, eto, batiin natin ang magandang umaga si Ramon Abadillo. Nasa ating Facebook live, nakikinig siya. Andyan din si Tito Roland Dizon Mamalateo, Simeon Nolasco, happy morning. Happy listening, nandiyan si Miss Andy Andrea Jong ng Japan, sabi niya, great. Lord, thank you, it's Tuesday. Another blessed day you gave us. At syempre, sabi naman ni Mary Jane M. Albia, hello po, good morning. Good morning. Ayan, good morning, good morning din po. At happy, happy Tuesday. Miss Aneta Lagredi, happy Tuesday. Happy morning and happy listening. Andyan din, sabi ni Tito Rola na partner, shout out daw kay Zosima Solis ng Quezon City. Ayan, magandang umaga po. Yolanda Inong, good morning sa iyo dyan. Mag-almusal ka na, Ramon Abadillo. Sabi niya, good morning BTL, Miss Jelly Mendez and Miss Haya Ludivico. Happy Tuesday, stay safe, watching from Santa Rosa, Laguna. Andyan din, si Derek Mateo, sabi niya, happy morning, Tuesday BTL, DWIZ Jelly and Haya from Kimchi Land, South Korea. Magandang, at magandang umaga si po. Si partner, si Clydel James. At syempre, present din si Romy Sampuang. Good morning sa iyo dyan. Marcelino Mojica, sabi niya, good morning mga madam. Get well soon sa asawa kong si Karen. Yes, good morning din po ah. At syempre nakikinig din sa ating DWIZ On Demand si Mark Montalba, si Tita Ems at si Kuya JC. Happy, happy Tuesday po. Si Papa D. Washington, good AM ladies daw. Kay Basi Gagarin dyan din sa South Korea. Si Roberto Clemente dyan sa Kalumpit, Bulacan. Good morning din po. Si Miss Annette Allegre din, nakikinig din sa atin. Si Rene Cervero at si Roberto Briones dyan sa Santa Maria, Bulacan. Ayan, magandang magandang umaga po. Eto partner, sabi ni Anthony Abrina, good morning ma'am, it's coffee time while listening. Uy, masarap oy, kape-kape. Masarap magkape habang kumakain din ng ano, sabayan mo ng mainit na tinapay na pandesal. 'Di ba? Nandiyan si ano si Mr. Mon Samson, nakape-kape na kasama ko. Kape-kape na po. Lito Tolentino, mapagpalang umaga sa inyong lahat from Houston, Texas. Christy Panela, good morning dyan sa Pangasinan. Martina Liling, good morning din po. Andyan din si Gary Ramos ng Malabona City. Ayan, magandang magandang umaga po sa ating lahat. At sa oras na 4:38 ng umaga, labas muna tayo ng himpilan. Tanggap tayo ng ulat mula sa ating IZ Patrol Reporters. DWIZ Patrol Report. Tanggap tayo ng ulat mula kay Patrol 11, Tina Nolasco. Nais paimbestigahan ni Albay 2nd District Representative Joey Satis sa SEDA ang legalidad ng paggamit ng public-private partnerships o PPPs sa pagpapatupad ng controversial na no-contact apprehension policy o NCAP ng ilang local government units o LGUs, lalo na sa Metro Manila. Ayon kay SEDA, dapat silipin ng Department of Interior and Local Government, Metro Manila Development Authority o MMDA at PPP Center ang pagpapatupad ng nasabing polisiya ng mga LGUs
Baguio at ang kasunduang pinasok ng mga ito sa PPP kung ito ba ay alinsunod sa umiiral na batas at regulasyon. Habang wala namang binanggit ang kongresista na pananagutan ng mga LGU sakaling may paglabag ang mga ito. Nabatid na nauna nang ipinaliwanag ni Salceda na ang sistema ng pagbabayad lamang ang maaaring isailalim sa PPP. Gayun din ang karapatan ng mga LGU na bumili o magrenta ng teknolohiya mula sa pribadong sektor, ngunit hindi ang paghuli sa mga traffic violators. Ito si Patrol 11, Tina Rolasco, nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Balita, Todong Lakas! Patrol 11, Tina Nolasco. At sa oras na alas 4:40, dakuha naman natin ang mga ulat sa ating Metro Patrol. Metro Patrol Reports! Ito na ang ating palengke man. Alamin natin ang sitwasyon sa Taytay Market. Ang Completos Ricardos na iahatid ni Tataray Abella. Tataray, good morning! Okay, maraming salamat, Jelly. And ayan, mababa ang sa araw ng Martes sa presyo ng gulay at tambak naman, lalo na ang ating sibuyas sa pula, no? Tataka mo naman, tambak at tambak, ang dami. 120 pa rin ang sibuyas sa pula rito sa Taytay Public Market tayo, no? Walang kamatis, mura pa rin. 30 ang kada kilo, bawang 120, mahal ang bawang dito. Ang kalamansi, 40, luya, mababa, 70 lang kada kilo, no? Sa talong naman ay 60, palaya, 80, so mababa. Ang bagwi beans, mahal ang bagwi beans, 120 kada kilo, carrot 70, ang sayuti, 25 lang, no? Cauliflower, 80, patata, 60, no? Then yung sili na buyo, dito mababa, 350 lang kada kilo. Sa presyo ng laman dagat, 200 lang ang bounce dito, ano, malalaki, 140 naman ang tilapia malalaki. 280 pa rin ang gigi, umataw ito ng 20 pesos, sa harap na dating 260. So, 120 ang tawili sa alimasag, ito, tamasun ay 580. Ang waba mga alimasag ang malaki, ang ipo malalaki naman, 480 ang kada kilo. Well, ang tulingan, 240, 260 naman ang tambako, 200 naman ang dilis. Sa baboy, mababa dito, laman, ay 325 ang kada kilo, no? Buto-buto naman, 320. Ang baka, mababa din dito, 420, 350 naman ang buto-buto, ang mababa rin ang manok, 180. Well, sa tatawag nating yung broccoli, mababa, mas lalo mababa dito, 120 ang kada kilo. Sa bigas, ano, ang mild rice, 39, mild rice, 42. Ang premium natin ay 60, ang lagi naman ay 70 ang kada kilo. So sa asukal tayo, ano, ang puti ay 87, no? Kada kilo, brown 65, at ang uwas naman ay 70 ang kada kilo. Ay natin ba na presyo sa New Taytay Public Market sa lalawigan na Rizal. Parliament Patrol, Tataray, Aragones, Abellan, Ogol, sa Impilang May Todo Lakas, DWIC. Balita, Todo Lakas! Ayan, maraming salamat, Metro Patrol, Tataray, Abellan. Samantala, dakuha naman natin ang mga ulat sa lalawigan. Ronda, Provincia. Tanggap tayo ng ulat mula dyan sa Ilocos Norte, mula kay Ronald Idol Domingo. Ronald, good morning! Good morning, kasamang Haya, kasamang Jelly. Narito na ang mga balita mula dito sa Ilocos Norte. Nauna dito yung COVID-19 na update mula sa lungsod ng Batac. Napakagandang balita dahil walang bagong naitala na bagong kaso. Apat naman yung new recovered. At ang malungkot dito, isa yung bagong namatay. At 13 yung aktibong kaso at pumapalo sa 4,101 ang total recovered at 96 ang kabuuang nasawi dahil pa rin sa naturang virus at pumapalo din sa 4,206 ang naging kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Batac magmula pa itong pandemya noong 2019. Yung 13 na aktibong kaso kung saan nanggaling ang mga ito, isa sa barangay na Lupta, dalawa sa barangay San Julian at dalawa din sa barangay Kaunayan
isa sa Barangay Aposta, Baay, Baligat, Tabug at Magnuang, isa din sa Barangay Kamgidan at Barangay Nagirangan, pati na rin ang Barangay San Pedro. Sa iba pang balita, naging matagumpay ang pagkaresto ang isang security guard sa bayan ng Badok, Ilocos Norte sa itinagawang search warrant operation. Ito ang kinumpirma ni Police Major Joseph Payaban, epe ng PNP sa Naturang Bayan sa eksklusibong palayam ng DWIC dito sa Lawigan. At sa pamagitan pa rin na panagsanib na pwersa ng Provincial Intelligence Unit, 2nd Ilocos Norte Provincial Mobile Force Company at PNP Badok Ilocos Norte naging lead agency. At ito'y sinaksihan ng mga barangay officials, media at DOJ representative. Nakilala itong akusado na si Mark Kevin, 29 years old, may asawa, security guard at residente ng Barangay Labot, Badok, Ilocos Norte. Sa pag-alaman sa ginawang paghalugpog, ang mga search team nakuha ang caliber 38 without serial number at ang search warrant kung saan itinagay ito ni Honorable Judge, Honorable Executive Judge Jacinto Merin de la Cruz Jr. ng RPC Branch 33, Bawang, La Union. Dinagdag pang ngepe na pagkatapos ang nasabing operasyon at pag-inventory sa mga ebidensya, agad ito dinala sa PNP for proper disposition at ito'y ibabalik sa court of origin. At inasan ito na kakasuhan sa Republic Act 10591 o Illegal Possession of Firearm Law. Ay nating manakalap na balita mula dito sa Ilocos Norte. Ito si Patrol Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tulong lakas, DWIZ. Maraming salamat, Ronald Idol Domingo, dyan sa Ilocos Norte. At syempre, dako naman natin ang ibabalita ni Melvin Machado dyan sa Bicolandia, Camarines Sur. Ay, hatid ni Melvin. Melvin, maray na aga. Melvin, okay, babalikan natin si Melvin maya-maya lamang. Unahin muna natin ang balita sa Bataan na iatid ni Kuyang Jun Beringgula. Kuyang Jun, good morning. Magandang umaga. Muling bumalik si Vice Mayor Emmanuel M. Roman ng Bayan ng Uray dito sa Bataan sa Barangay Paking Carbonero o sa Pakar at muling nagbigay ng financial assistance sa mga nasunugan doon kahapon. Sa pagkakataon ito, kasama ni Vice Mayor M. Roman ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan ng Urani. Ayon kay Vice Mayor M., muli siyang nagbigay ng personal na tulong galing sa kanilang pamilya sa mga biktima ng sunog. Habang ang mga member ng SB at siyempre sila ay nag-contribution, naghati-hati at ibinigay sa mga nasunugan doon. Ayon pa rin dito kay Vice Mayor M., nasabot po ng mga konting financial assistance sa Sangguniang Bayan mula po sa sarili po sa bawat isa portiyal natin. At galing rin po at isisay na tulong mula sa aking pamilya na ibinigay po sa mga nasunod. Ayon sa kanya, ginagawa ng pamahalaang bayan ng Rani ang lahat para kung paano pa makakatulong sa mga nabiktima ng natura na sunog. Ginagawa na po ng pag-aaral ng ating pamahalaang bayan ng ating mayor ang paitutulong at papasabot sa natulong sa mga nasunugan. In terms naman po sa tulong, ang malaki po ng ating pamahalaang bayan ay kapag-ibigay ng mga materialis para makapag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 p
Maraming salamat, Kuyang June Bringula. Mula Bataan, dumako naman tayo sa Bicol. May balitang iahatid mula dyan si Melvin Machado. Melvin, magandang umaga. Magandang umaga. Kanya-kanyang diskarte ang mga guro sa iba't ibang paaralan sa lalawigan ng Kamarinisur upang matugunan ang kakulangan ng classrooms ngayong dagsa mga nagpa-enroll at naghihintay ng unang araw ng face-to-face class sa susunod na linggo. Sa Dugcal Elementary School sa bayan ng Kamaligan, Kamarinisur, dalawang classroom ang kanilang ginawa sa loob mismo ng multi-purpose building upang matuluyan ng mga estudyante. Galing naman sa donasyon ang materyales na kanilang ginamit sa pagbuo ng karagdagang silid-aralan. Samantala, sa Naga City Central School 2, tulong-tulong naman ang mga miyembro ng 565th Engineering Battalion ng Philippine Army at PNP personnel ng Naga City Police Office sa pagpintura ng bakod ng naturang paaralan. Sa Agosto 22, ang formal na pagbubukas ng klase sa buong bansa. Mula sa Kamarinisur sa Bicolandia, Melvin Machado,
Nag-uulat sa impilang may todong lakas, DWIZ. Balita, todong lakas. Maraming salamat, Kuyang Melvin Machado dyan sa Bicolandia. At sa iba pang detalye ng mga balita, inihayag ng PSA na nadagdagan pa ang bilang ng mga Pilipinong mahihirap sa nagdaang taon. Batay sa naitalang poverty incidence noong 2021, sumampa na sa 18.1% o katumbas yan ng 19.99 million ang bilang ng mga mahihirap na Pilipino. Mababatid na mas mataas ito kumpara sa 16.7% o katumbas ng 17.67 na poor Filipinos noong 2018. Samantala, ang isang pamilya na mayroon lamang miyembro ay kailangan ng 12,030 pesos kada buwan upang maibsan ang mga pangunahing pangangailangan, habang 8,379 naman para naman sa basic food needs. Na 4:15 ng umaga, labas muli tayo ng himpilan, tanggap tayo ng ulat mula sa ating IZ Patrol Reporters. DWIZ Patrol Report. Tanggap tayo ng ulat mula kay Patrol 13, Gilbert Perdez. Mas lalo pang paigtingin ng Philippine National Police ang gera kontra droga. Ito matapos makumpiskan ng mga operatiba ng PNP Drug Enforcement Group o PNP PDEG ang humigit kumulang sa 3 kilo ng ininalang shabu sa ginisang by-bust operation sa lungsod ng Quezon. Kinilala mga nadakip na sina Jerome Labita at John Lester Lacaba Manipol, na kapwa-residente ng nasabing lungsod at nasa kote mga ito sa Varsity Lane West sa Barangay Pasong Tamo. Ayon sa PNP PDEG, nagkakalaga ng mahigit sa 20 million pesos ang droga na nakumpiska mula sa dalawa. Maliban naman sa illegal na droga, nakumpiska din sa operasyon ng by-bust money, isang cellphone, isang SUV at iba't ibang ID. Nakataktang sampahan ng kaukulang reklamo ang mga naturang suspect. Patrol 13, Gilbert Perdez, ng ulat para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Balita, torong lakas. Salamat Patrol 13 na Gilbert Perdez. Samantala, sa iba pang mga balita, hinirang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang bagong commissioner ng Commission on Elections sa COMELEC si Nelson Jabas Celis. Mababatid na mayroong 37 taon na karanasan sa information technology at management si Celis at naging outstanding electronics engineer noong taong 2012. Ang appointment ni Celis ay pinirmahan ng Pangulo noong August 11, 2022 upang palitan si Commissioner Aimee Torrefranca Neri. At samantala, tatagal ang termino ng bagong opisyal hanggang sa February 2029. Samantala, patuloy ang preparasyon para sa biyahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa Estados Unidos na nakatakda sa susunod na buwan. Ito'y upang dumalo sa United Nations General Assembly sa New York para sa kanyang unang foreign visit sa international diplomatic arena, kung saan inaasahan siyang magtatalumpati. Ayon kay Philippine Ambassador to US si Jose Manuel Romualdez, may ilang bilateral meetings ang nakalinya na dadaluhan ng Pangulo, pero hindi naman binanggit kung kasama ang pulong kay US President Joe Biden. Una nang inihayag ni Romualdez na nais niyang magkaroon ng hiwalay na inaugural bilateral summit sa pagitan ni Pangulong Marcos at Biden sa Washington DC na may napagkasunduan ng petsa ngayong taon. Habang nasa Amerika, nakatakda rin makipagkita si PBBM sa iba't ibang American business groups at investors na nais na palawigin ang kanilang operasyon sa Pilipinas. Nasamsam naman ang mga tauhan ng Philippine National Police o PNP Drugs Enforcement Group ang aabot sa 3 kilo ng hininalang shabu na nagkakalagayan ng 20 milyong piso sa dalawang suspect sa Pasong Tamo, Quezon City. Kinilala mga suspect na sina Jerome Labita at John Lester Lacaba
at inaresto ito matapos ang pagbebenta ng ilegal na droga sa isang tauhan ng PDEG sa Varsity Lane West, Pasong Tamo. Nakumpiska sa mga sospek ang itim na SUV Toyota Fortuner na ginamit ng dalawang sospek bilang transportasyon. Narecover din ang dalawang cellphone na ginamit naman sa paikipagtransaksyon ng mga sospek sa kanilang mga parokyano. Hawak na ngayon ang mga otoridad ang mga sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita, balita, tolong lakas! Balita sa ibang bansa! Pumalo na sa 176 ang kabuang bilang ng mga nasawi sa muling pagbaha sa Pakistan dahil sa walang tigil na pag-ulan. Umakyat naman sa 81 individual ang sugatan at ngayon ay patuloy na nagpapagaling sa ospital. Sa pahayag ng mga otoridad, ang mga tube wells, solar panels at iba pang mga paraan pagdating sa komunikasyon ay nasira dahil sa malakas na pag-ulan na sinabayan ng pagbaha. Bukod pa dito, nasira din ang mahigit 200 kabahayan maging ang mga kalsada at tulay sa nabanggit na lugar. Sa sports! Alamin naman natin ang balitang pampalakasan na iahatid ni Allen Ibanez. Allen. 2022 Premier Volleyball League Invitational Conference Championship ang Creamline Cool Smashers laban sa King Whale Taipei na ginanap sa Mall of Asia Arena. Bumira sa kanilang team sina Conference MVP Tots Carlos at Gemma Galanza na nakagawa ng tig 14 at 13 points. Tinalo ng Cool Smashers ang Taipei na unang pagkatalo nito sa torneo. Nabatid na ito na ikalamang titulo ng Cool Smashers sa kabuuang 7 finals appearance sa PVL. Para sa sports news, ako po si Aline Ibanez. Sa entertainment, a trending news. Alamin na natin ang detalye ng showbiz news mula kay Joanna Luna. Muling nakatanggap ng pangbabash mula sa mga netizen ang singer at content creator, YouTube blogger na si Donalyn Bartolome. Pinutakte si Donna ng mga basher matapos ilabas ang kanyang kanto-themed birthday party kung saan naisipan ni Donna na ipakita sa kanyang vlog ang usual na handaan ng mga mahihirap na Pilipino. Makikita sa in-upload na video na sa kanto ginanap ang nasabing birthday party kung saan ang mga bisita ni Donna ay nakapalibot sa isang lamesa para sa inuman. Makikita din ang mga inihandang pagkain na mabibili lang sa kanto at ang isang buong tutong na kanin na ginamit bilang isang cake. Dahil dito, marami ang nagalit at hindi natuwa sa ginawang content ng vlogger YouTuber, pero may ilan ding mga manonood ang natuwa, nalibang at nakarelate dahil sa galing ni Donna bilang isang content creator. Para sa Balitang Showbiz, ako po si Joanna Luna. Balita, balita, tolong lakas! Fairness naman partner, marami naman talagang natuwa dahil parang dinala daw ni Donalyn sa kahirapan ng mga manunood. Para daw silang kasama na dun sa birthday party. Ayan, at syempre partner, ihabol ko lang to si Benjamin Villones dyan sa California. Good afternoon naman daw doon. At si Jean Jaggers dyan sa UK. Si Arthur Giginto, magandang umaga po. Nakamonitor din na partner si Angel Balagtas ng Maluleño of Saskatchewan, Canada. At happy listening, good morning sa aking mama na si Mama Lenny, si Tito Marciano, si Papang Rod. Andyan din si Mama Jeanette at Mama Lateo. Uy, happy listening kay Boss Jeff, Jefferson Manalo at si Tita Edna Junio ng Marikina. Ang pamilya value partner sa Cavite, nakikinig din. Magandang magandang umaga po. Si Tita El, si Engineer Manuel at si Manu Mavi at Mara. Ayan, magandang magandang umaga po at happy Tuesday po sa ating lahat. At pinapasalamatan po namin ang mga bumubuo sa aming istasyon sa pangunguna ng aming boss na si Mr. Edgar A. Cabangon, Sir Vic Dalion Lima, Sir Bert Mozo at Miss Judith Estrada Larino. Andyan din ang aming tech on duty na si Engineer Daniel Tenco, Engineer Jeric Barreto, Engineer Wener Contihino, si Engineer Fred Belamala at si Engineer June Aguba. At parte humahabol din ang bate si Kent Kulitz. Magandang magandang umaga din. At syempre, nagpapasalamat din po kami sa aming news writers na sina Druna Sino at Angelica Doctolero. Sa aming social media assistant na sina Allen Ibanez at si Joanna Luna.
at ating communication assistant na si Yasmin Pantalyon. At sumayin niyong mas todong lakas na pagbabalita na inyong napakinggan sa buong bansa at sa buong mundo. Ako po si Jelly Mendez. At ako naman po si Haya Ludivico. Samahan niyo po kami ilit bukas sa Balitang Sigurado. Tapat na serbisyo. Sa komentaryo numero 1, abangan ang susunod na programa na Ratsyada sa Umaga kasama si Druna Sino. Magandang umaga at maraming salamat. Balita, 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 balita.